komedyanteng si Joven Olvido huli sa bypass operation sa Laguna. Nakilala bilang komedyante matapos ang maging finalist sa Pilipinas Got Talent noong 2018 tiklo ng mga otoridad si Joven Olvido na may dalang shabu sa isang barangay sa Laguna. The hottest news, the latest updates, this is Push Daily. Inaresto ang former Pilipinas Got Talent finalist na si Mark Joven Olvido sa isang police bypass operation sa Santa Cruz, Laguna noong Biyernes, May 14. Ayon sa report ng ABS-CBN News mula sa Laguna Provincial Police, tatlong shabu at bypass money na nagkakahalaga na 2,000 pesos ang nakumpiska mula kay Joven sa operasyon ng mga police sa Barangay Duhat. Nakakulong ang komedyante sa Santa Cruz Municipal Police Station. Si Joven ay idiniklarang third runner-up sa sixth season ng Pilipinas Got Talent. Isang dating tricycle driver, tinawag niya na Vape Master ang kanyang sarili, pero dahil sa angking kakengko yan ay mas nakilala siya bilang isang komedyante. Minsan masarap din mag-tricycle, no? Masarap po, ma'am. Kasi parang fresh air. Opo. Fresh air ng mga buwan. Ng mga tambuto. Matapos ang PGT, unang pelikula ni Joven ng Only Life noong 2018 na pinagbidahan ni Vong Navarro. Sa isang panayam, sinabi ni Mark na idolo niya si Vice Ganda at inoferan pa siya ng sikat na comedian na i-mementor siya nito, kaya't napasama si Joven sa 2018 Metro Manila Film Fest movie entry ni Vice na Fantastica. Sumunod naman na movie project ni Joven ang Triple Trouble, Huli Ka Balbon, isa ring Metro Manila Film Fest entry na pinagbidahan naman ni Coco Martin at Ay De Las Alas noong 2019. Naging parte din siya ng cast ng television series na FPJs ang Provinsyano. Talaga halos ang nagiging kapalaran ng mga sap na katulad natin eh. Kaya ako, di ako nagtagal eh. Mas pinili ko na nga lang maging barangay tanod. Hoy, 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 insan! Hindi mo ba alam, nung nasa sap ako, ako ang tigasin doon! Napasama rin si Joven sa fifth season ng sitcom na Funny Ka Pare Ko sa ABS-CBN TV Plus noong 2018. For more showbiz and updates, visit push.com.ph. Don't forget to like, follow, and subscribe our social media pages.